Record of Ragnarok, ang labanan ng tao versus Diyos. Chapter 75 Towards the Future. At dahil sa matinding labanan ni Tesla at ni Beelzebub, nagsusumigaw ng pagsuporta ang mga taong nanonood, hinihiling na hindi dapat magpatalo si Tesla. Nagsimulang umatake si Tesla gamit ang kanyang Gematria Zone kahit na halos magkasira-sira ang kanyang armor dahil sa chaos ni Beelzebub. Ngunit handa siya sa pag-atake ni Tesla at itinaas ni Beelzebub ang kanyang staff para salbungin ang atake. Nagsimulang ikat-ikutan ni Tesla si Beelzebub at gamit ang kanyang Tesla step ay inatake niya ang kalaban. Pero sa bawat pagsuntok niya kay Beelzebub ay sumasagot ito ng pagdepensa. Pero kapansin-pansin sa mga nanonood na nanghihina ang katawan ni Beelzebub dahil sa chaos. Pero hindi naniniwala si Ares na hindi kakayanin ni Beelzebub ang nangyayari sa katawan niya. Para sa kanya, dahil na rin sa battle sense ni Beelzebub, tihadong nag-iisip na ng counter-attack si Beelzebub para sa Tesla War. Naisip ni Hermes na baka hindi ito magawa ni Beelzebub dahil ginagamit din ng Tesla Warp ang kahinaan ng kalaban. Ngunit sinabi ni Ares na may paraan si Beelzebub na pigilan ang skill na to na sigurado na ang panalo niya. Sa paglalaban ni na Tesla at Beelzebub, nagawa ng huli na magkalat ng mga bato at basagin ang sahig na kinatatayuan nila. Naisip agad ng mga manunood na hindi magagamit ang Tesla step ng maayos. Napagtantuman ni Tesla na may mga kahinaan pa rin siya, napansin niyang nanghihina na rin si Beelzebub dahil sa chaos. Kahit delikado na ang sitwasyon, sinimula na naman atakihin ni Beelzebub si Tesla. Dahil kung hindi niya ibibigay ang buhay niya, paano niya mapapatay si Tesla? Habang binubuhos ni Beelzebub ang lahat ng lakas niya dahil sa tato ni Lilith na gumagana kapag malapit na sa kamatayan si Beelzebub, naramdaman niya na unti-unti niyang paghina. Pero dahil na rin sa pakiusap ni Beelzebub, kinayaan na siya ng tato, at nagawa niyang gamitin ang Soreth Tau laban kay Tesla, kung saan ang bawat vibration sa paggalaw ng staff ni Beelzebub ay pinalalakas pa ang paghataw niya sa iba-ibang direksyon. Umanda si Tesla para tanggapin na ng ataking ta dahil alam niyang hindi siya makakaiwas. Akala ng sangkatauhan pagkatapos mawala ang mga usok ay talo na sila, ngunit napasigaw si Tesla. Sobrang tuwa niya sa nakita niyang atake ni Beelzebub na may ailalakas pa pala ito. Doon na pagtanto ng lahat na Jin Asto ni Tesla na matamaan dahil siya ay palaging nakatingin sa hinaharap. Quod erat demonstrandum, palagi lang tumingin sa hinaharap. Jin Asto lang niyang maramdaman ang lakas ni Beelzebub na kung may ailalakas pa ba ito kahit unti-unti nang nadudurog ang katawan nito. At kahit siya man ay nanghihina na rin na halos durog na ang armor ni Tesla, gumana pa rin ang lakas nito. Bilang isang sorcerer, may paraan pa siya para lumakas. At gamit ang lakas ng huling Super Tesla Coil, binigyan na naman ni Tesla ng liwanag ang sangkatauhan na ginamit niya noon para lumiwanag ang daigdig. Abangan ang Chapter 76 ng Record of Ragnarok. Huwag kalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga bagong upload ko. Salamat!